Yung iba, ginajudge nila yung itsura ng crown batay sa kung ano nakikita nila. But they don't know the meaning or the story behind that crown. Hello and mabuhay! This is Benji Hieronimo and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, I will be showing you the newest and the hottest kalalabas lang na Miss Universe Philippines 2020 crown na ngayon ay inilabas na nga ng Miss Universe Philippines organization at nakita nyo na sa mga social media platforms ang Miss Universe crown na gawa ng Villarica. Yan guys, so ngayon bago tayo mag-proceed sa mga comments ng ilan sa mga pageant enthusiasts and mga fans about doon sa kalalabas lang na Miss Universe Philippines crown, ay panoorin muna natin ang video na to para magkaroon kayo ng idea kung ano ang itsura ng bagong-bagong mainit pang Miss Universe Philippines 2020 crown made by Villarica. Let's watch this! Ganda talaga. Wow. Super ganda. And I'm so impressed and very proud as Bulaqueño na makita yung ganyang klase ng crown for Miss Universe Philippines. I'm sure hindi lang dito sa Pilipinas pinag-uusapan ang kalalabas-labas lang ng Miss Universe Philippines crown, kundi gayon din sa ibang mga bansa at sa ating mga kapitbahay, kung ito Thailand, Vietnam, China, Indonesia. Yan. Alam kong pinag-uusapan din nila ang crown na yan na gawa ng Villarica na gawang Bulacan din ang crown na yan ng Miss Universe Philippines. Pero guys, gaya nga nung nasabi ko kanina, ay babasahin natin ang ilan sa mga comments, good and bad, mula sa mga fans at mga pageant enthusiasts. I'm sure excited din sila kasi na makita yung Miss Universe Philippines crown. So kaninang hapon ay nilabas na nga ng Miss Universe Philippines organization yung crown na yan. Kaya ayun, dagsa ang mga comment. Daming bad, ang daming good, pero babasahin natin yung ilan sa mga comments na yan mula sa kanila. At the comments, actually nakuha ko siya sa Pageantology 101, ang isa sa pinakasikat na pageant page sa Facebook at sa Instagram. So, I would like to thank my very good friend, Edge Tenoria of Pageantology 101. Maraming salamat. At babasahin natin yung ilan sa mga nakakatuwa, nakakainis, at magandang comment about doon sa Miss Universe Philippines 2020 crown. Pero guys, bago tayo mag-proceed sa pagbabasa ng mga comments about the Miss Universe 2020 crown, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel. And also like and share this video
para maging updated din yung mga friends ninyo sa Miss Universe Philippines 2020. And also, don't forget to ring the bell para maging updated kayo sa mga susunod kong mga videos. I'm sure mag-a-update pa ako sa inyo about the Miss Universe Philippines 2020 at sa iba pang mga pageant. A few moments later. Ang nakakatawa sa mga pageant fans at mga pageant enthusiasts ay talagang inaabangan nila kung ano yung magiging itsura ng crown ng pageant. Like for example, sa Miss Universe Thailand, talagang inabang nila kung anong itsura ng Miss Universe Thailand crown na gawa ng isa sa mga pinaka-famous na jeweler ang gumawa rin ng Miss Universe crown. So, ngayon na naman dito sa Pilipinas, talagang inabangan din ng mga pageant fans at pageant enthusiasts ang crown ng kauna-unahang Miss Universe Philippines 2020 na gawa naman ng Villarica ng Bulacan. Pero, hindi natin maiiwasan na marami pa rin sa mga tao na makakakita ng karon na to yung hindi masaya, napapangitan, nababadoyan, or nakukornihan sa design ng crown. Pero hindi naman natin sila mapiplease lahat. So ngayon guys, ay babasahin ko isa-isa o babasahin ko ang ilan sa mga comment na nakita ko sa Pageantology 101 page. Yan. So, unahin natin ang comment na sinabi ni Jose Torres. I don't like the pearls. Look fake. Should have used white pearls na lang. Wow. That's his comment. So, we have to respect that as well. Pero, sinabi niya looks fake. Well, hindi natin siya may iwasan. Okay, ang next comment naman is from Richard Ardenio. Ang sabi ni Richard Ardenio, the crown, before it was finally made, is already beautiful as it has a meaning. Every detail of it represents something. That's a very good point. You judge the crown on how it looks, but you don't even understand what it means. Love it. Wow! I love this comment of Richard Ardenio. And tama naman yung sinabi niya. Yung iba, ginajudge nila yung itsura ng crown batay sa kung ano nakita nila. But they don't know the meaning or the story behind that crown. Tama naman yung sinabi ni Richard Ardenio. Okay, the next comment is from Clint Ramos. Ang sabi ni Clint Ramos, kaya golden pearls yan, hindi white. Kasi, if I'm not mistaken, South Sea pearls yan. That's correct. Consider the most valuable type of pearl na makikita natin dito sa Pilipinas. Ang SSP ay pinoproduce dito sa karagatan natin. They are using it to make the crown authentically deemed as galing sa Philippines. Huwag ninyong i-underestimate yan. Wow! At least, may mga good comments tayo na nagtatanggol sa Miss Universe crown, Miss Universe Philippines crown natin this year. Yeah. So, nakakatawa yung mga ganung comments and na-appreciate nila yung ganda and of course, the story behind that crown as well. Sabi naman ni Juanita Maria, beautiful crown, sabi niya. Greetings from Colombia. Wow! So we have also a comment from Colombia. Sabi ni Juanita Maria, beautiful crown. Greetings from Colombia. Spread love, not hate. Yeah. Tandaan yan sa mga nagsasabi ng mga bad comments. Spread love, not hate. Well, napakagandang message from Maria. Yan, para yan sa mga Pilipino na they... Ewan ko ba kung bakit gano'n. Instead na suportahan na lang, nanonood din naman sila ng Miss Universe Philippines. Sana suportahan na lang natin. Alam mo yun, para mabust pa natin yung mga taong gumawa ng corona yan. Alam mo yung matuwa sila. Tama yung sinabi ni Juanita Maria. Juanita Maria, thank you very much for your comment. Spread love, not hate. I love it. Okay, next comment. Sabi naman ni BJ Perez, available on Shopee next week agad.
pati yung crown magiging available sa Shopee. Oh my God. Available on Shopee next week agad. Okay, let's see kung makikita natin sa Shopee yung Miss Universe Philippines crown. Okay, nakatawa naman tong comment ni DJ Perez. Okay, sabi naman ni Von Adelantar, I feel the blue and red stone did not match. It ruins the beauty of the whole crown. Why not put same color? Only opinion. Okay, at least sinabi niya dito na only opinion. And I can feel na hindi naman siya ganun ka pangit na comment about crown. So I think he's just saying his own opinion. Na sabi niya, yung blue daw saka redstone, hindi daw nag-match dun sa beauty ng buong crown. Yeah. Yes! So next comment, let's proceed with the next comment. Sabi naman ito, dapat daw ganito. I think this is from Encantadia, if I'm not mistaken. So, sabi nito, dapat daw ganito. Okay, and then may nag-comment naman doon. Sabi ni Arman Villalonriego. Sabi niya, Christopher Navia, mas maganda pa ang corona ng Lireo. I think ito nga yung sa, ano, sa Encantadia. Well, talaga mga Pilipino, they make it funny. Okay. Sabi naman ni Tommy Podadera, ang comment ni Tommy Podadera ay beautiful and unique. Kung yung pearls niyan ay katulad sa Miss Universe, ang kuda ginaya sa Mikomoto. Sabi na. Magkakaiba mata ng tao kung sa akin maganda, sa iba hindi. Respeto na lang sa gumawa. Sure ako, hindi mo kayang gumawa niyan. Ayan, parang galit na yata si Tommy Podadera. Yan. So, sabi nga nila, kapag nilagyan naman ng pearl, baka sabihin naman, ginaya naman sa Mikimoto. Alam mo na, may nasasabi pa rin ang tao. But sabi ko nga kanina, we can not please everyone. Talagang may masasabi yung iba na maganda, yung iba talaga hindi maiwasang magsabi ng masama or ng hindi maganda about sa crown. Well, that's life. Sabi naman ni Marty DJ, mas okay sana kung pure white yung pearl na ginamit para mas makita yung yellow na diamond. Just saying, pero maganda naman siya. Well, parang nasabi ko nga kanina yon, or may isang nag-comment din kanina na it's because South Sea pearl yon. So, hindi talaga siya pure white o hindi puting-puti yung pearls. Okay, next one. Sabi naman dito ng comment ay ni Jejemon Spotted. Sabi niya ay, hanggang nyo to guys. Ganda na sana. Kaso, ang OA ng mga pearls, nagmukhang corona ng Santo Niño. Ano bang corona ng Santo Niño? Let's see kung anong sabi ng mga comment sa reply sa comment ni Jejemon Spotted. Sabi nito, Jejemon Spotted, anong credentials mo na gumawa ng corona? May kumpanya ka ba na pwedeng ipagmalaki na masabi mo stable at may napatunayan na para masabi mo na ganoon lang ka-cheap ang ginawa ng Villarica? Pasensya na, mas nakakahiya kung mag-comment kung ni isang corona hindi mo naman kayang gawin para makapuna po kayo sa isang kilalang crown maker sa bansa. Kung ang perlas na ilagay sa corona ay magmukhang corona ng Santo Niño, ikaw, anong klaseng crown ka meron na mas mahigit pa sa ginawa ng Villarica para sa Miss Universe Philippines? May mga tunay na gems o perlas ka man lang ba dyan para mapuna mo ang mga taga-gawa? Parang ganito na yata itong si Alain Arcelias Paragas. Ako, ikaw, Jejemon, ginalit mo si Alain Arcelias Paragas. Mag-sorry ka kay Alain. Yan. Okay, nakatawa talaga yung mga magbasa ng mga comment na ganito. Thank you very much, Pageantology 101, for this comments. Okay, next comment. Sabi naman ni Abe Garcia Asprer, sa unang tingin, Christmas tree. Sa pangalawang tingin, lalagyan ng mga damit na labahin. Shit. Sama naman ang comment na to. Abe Garcia, ano bang nakikita mo sa corona?
Nagmukha bang Christmas tree? Nagmukha daw siyang lagay ng damit. Oh my God. Okay, next comment, sabi naman ni Francisco Romel. Ang sabi ni Francisco Romel, so baduy. Dapat wala niyang pa-plug keme. Naalisan pagka-disente. Yung kulay ng pearls mukhang naluma sa kaban. Pang Santo Niño levels ang koronang to. Pang prosesyon ba? Kaloka. Yan, sabi ni Francisco Romel. Grabe naman siyang comment niya. Baduy daw, sabi niya. Okay, basahin naman natin ang next comment. Ang comment ni Danrick Jade Atienza. Ang sabi ni Danrick Jade Atienza sa Crown ay lahat ng sinangla sa Villa Rica inassemble sa Crown. Oh my God. Nakakaloka naman tong comment na to. Lahat daw ng sinangla sa Villa Rica ay inassemble sa Crown. Hindi naman siguro gagawin ng Villa Rica yun, ano? Kahit masabi mong ang Villa Rica ay maraming pawn shop. Of course, kilala rin ang Villa Rica na talaga namang gumagawa ng mga alahas ng mga corona sa may Kawayan, Bulacan. Pero hindi naman siguro nila gagawin na lahat ng mga sinanla sa Villa Rica ay ginawa niyan sa Crown na yan for Miss Universe Philippines. Ang katawa naman ito. Tapos nagsagot siya, sabi niya, huwag niyo ako i-bash. Nako, hindi mo maiiwasan yan. Baka matawa na naman sila, in fairness. Okay, sabi naman ni Rani Babes Pass, ang comment ni Rani Babes Pass sa Corona ay sabi niya, Diyos ko, ma-enhance at maging pangit ang kalabasan ng Crown natin even before binibini. Times, karamihan sa atin ang dami pa rin sinasabi. Totoo man. Why just we can be happy and look forward dahil siya sure mag-improve pa yung itsura ng Crown na yan sa mga susunod na taon pa. Sabi dito ay maging masaya na tayo at contented sa lahat ng magandang nangyayari sa pageantry dito sa Pilipinas. Tama nga naman. Talagang may masasabi talaga yung mga tao sa Crown. Sabi naman ni Justin Alcuetas, nagkulang lang talaga sa lapad yung atin, pero maganda. Pinoy na Pinoy. Yeah. So pag nilapara naman natin, ano kaya magiging itsura? Okay, sabi naman ni Aska Mondehan, sabi niya, sometimes simplicity is beauty, tsaka ng design. Daming ganap sa crown. The crown should complement the person wearing it, not overpower it. Like Mikimoto crown. Diamond and pearls lang, pero pinakamagandang crown na ginamit sa Miss Universe. Well, depende rin kasi syempre sa request ng organization. I'm sure may story talaga behind this crown ng Miss Universe Philippines. And kung makikita nyo nga sa video na yan, ayan, pinapakita dyan kung ano yung dahilan kung bakit ganyan yung style ng crown. Kung bakit yung mga leaves, kung bakit may ruby, kung bakit may ganitong bato. Yan. So, panoorin nyo na lang para magkaroon din kayo ng idea or malaman ninyo kung ano yung story behind this crown. Okay, next comment. Ang sabi niya dito ay sabi ni Kay Espinosa, ang sabi ng comment niya ay ganda nung meaning nung crown. Pero parang fake yung mga gems. Yung tipong parang nabibili ng tumbok sa bilihan ng mga beads na pan-design sa damit. Walang mema lang. Oh my God. Hindi naman siguro, no? It's the crown worth $100,000. And I'm not sure. I don't think Villa Rica will use a fake gems dito sa crown na to. At makikita naman siguro ng Miss Universe Philippines organization yun kung fake yun or email. Okay? Next comment, sabi ni J.E. D. Anelli, it's weird looking kind of the wall. Why not white pearl? Looks cheap. Wow, looks cheap daw ah, sabi ni J.E. Grabe naman yung comment niya. Looks cheap. Hindi niya ba alam na South Sea pearl ang ginamit doon? Na hindi mo makikita sa ibang parte ng
ng karagatan, kundi sa Pilipinas mo lang makikita ang South Sea Pearl. If I'm not mistaken, even Miss Universe Philippines 2016, Maxine Medina, I think she used as well South Sea Pearls dun sa kanyang national costume, if I'm not mistaken. Well, I think sa Pilipinas should have knowledge as well kung ano yung South Sea Pearls. Yung iba dyan kasi, nagko-comment na lang basta nang hindi nila alam kung ano yung South Sea Pearls. Okay, sabi naman ni Nell de la Serna Imus Parilla, sabi ng comment niya ay maganda naman pero parang mabigat at di equally distributed ang weight niya base sa structure ng crown. May tendency na madaling malaglag like yung kay Miss Universe 2009. Kaya binago ang design pagdating sa Miss Universe 2010. Wow! Talagang pageant enthusiast tong si Nell de la Serna. Alam niya kung kailan nalaglag yung crown ng 2009 at pinalitan pala to ng 2010. Hindi ko alam yun. Okay, next comment naman tayo. Sabi naman ni Rovic Torres Manguera. Pakinggan nyo to guys, pakinggan nyo. Daming hanash, akala mo naman may ambag sa paggawa ng crown. Ayan na. Sabi ni Rovic, galit na galit siya nung sinabi niya to. Sabi niya, daming hanash, akala mo naman may ambag sa paggawa ng crown. Yung iba wala naman kasi ambag, eh comment pa ng comment ng sobrang bad comment about the crown. Di bali sana kung constructive criticism yung sinasabi nila. Pero yung iba kasi sobrang kachipan daw, sabi nga sobrang cheap daw. What? Oh my god. Okay. So thank you so much guys for watching this video. Sana ay nagustuhan ninyo ang ginawa nating reaction video for the Miss Universe Philippines 2020 crown na gawa ng Villarica. So guys, kung nagustuhan ninyo, please do like this video and also share to your friends and to those pageant enthusiasts and fans para maging updated sila sa kung ano ang nangyayari sa Miss Universe Philippines 2020. So once again guys, this is Benji Geronimo. Maraming salamat sa panonood ng video na to and I'll see you again in my next video. Bye-bye!